sige. Sige. Kaliwat ka ng karahasan ang napapanood natin araw-araw. Pero paano kung ang mga ito ay nakikita mismo sa loob ng tahanan? Nakilala ko si Donna, isang babaeng masipag at may mataas na pangarap. Tatlo-tatlo ang trabaho niya para mabigay ang pangangailangan ng kanyang anak. Sige! Hindi mo aakalain may madilim pala siyang nakaraan. Ako po si Donna Masangke, nakaranas po ako ng physical and emotional abuse sa dati kong kinakasama. Nung nalaman naming buntis ako, doon ko lang talaga nalaman yung totoong siya. Nalaman ko na yung cheating, tapos lagi kong nababalitaan na may mga babae. Tapos palagi siya lumalabas, iinom gabi-gabi. Sa loob ng 2 taon nilang pagsasama, hindi raw mabilang ni Donna kung ilang beses siyang pinagbuhatan ng kamay ng lalaking minahal niya noon. May nambastos sa akin. Tapos ako yung sinisisi niya kung bakit daw ako nabastos kasi kasalanan ko daw. Tapos ang ginawa niya noon, hawak ko yung baby ko. Nilubaran niya ako. Tapos di ba yan yung gusto mo? Nang hindi na matagalan ni Donna, nagdesisyon na siyang makipaghiwalay. Pinalayas na rin niya ang kanyang kinakasama at hindi na muling nakipagbalikan sa kanya. Naisip ko na, ano ba itong ginagawa ko sa buhay ko? May kaya ko naman buhayin mag-isa yung anak ko. Hindi naman ako humihingi sa kanya. Actually, ako pa yung gumagastos sa amin noon. Nagdesisyon na din si Donna na ibahagi sa social media ang mga naranasan niya. Kalakip nito ang ebidensya at resulta ng medico-legal na magpapatunay na sinasaktan siya ng kanyang kinakasama noon. Sa video makikita niyo yung anak ko, parang shock. So parang, ito ba yung trauma na gusto ko ibigay sa anak ko? So parang, yun po, dun ko na-realize na tama na. Ginawa ko naman nalang siguro po yung lahat para sa amin na tinry ko na po lahat, na tiniis ko na po lahat, binigay ko na lahat. Yung ako na yung nagtrabaho, ako na yung nagpakatatay. Kasi sino ba naman pong nanay na hindi gustong nabuo yung pamilya ng ano niya, diba? Kasi magtitiis at magtitiis po yung isang nanay. Tapos yun po, sabi ko, siguro may tindihan naman na ng anak ko paglaki. Paglaki niya, may tindihan na niya na ginawa ko na po lahat, na tiniis ko na po lahat. Wala na po akong pagsisisi. Ngayon ay sa anak na binubuhos ni Donna ang lahat ng oras, lakas at pagmamahal na minsan niyang ibinigay sa maling tao. Find some way to sustain your life alone. Yung kakayanin mo po mag-isa na wala yung sustento niya. Yun po. At saka, humingi po kayo ng tulong. Huwag po kayong gumaya sa akin na sa sarili ninyo tapos hanggang sa magiging malala. Once na sanaktan na kayo, yun nga, lagi sinasabi sa akin, once na sanaktan kayo, once lang, dapat stop na. O, napakarami nating pag-uusapan dahil sa itong ang kaso ni Donna. Kasama natin si Dr. Maitel De Paola, marriage therapist at DSWD, accredited marriage counselor. Founder din siya ng BCIDP Psychological Wellness Center at isang certified parenting and family counselor. Good morning, Dr. Maitel. Yes, good morning, Ms. Chiki. Oo, itong mga kasong ganito ay very familiar yes. sa iyo. Umpisa natin dun sa sinabi ni Donna na talagang nakaka-relate. I'm sure ang marami. Sabi niya, sino ba naman ang may ayaw na laging manatiling buo? Ang pamilya. Pero nakita natin sa kaso niya na meron talagang mga panahon na hindi na dapat panatiling buo ang iyong pagsasama. Paano malalaman ng isang babae when it is time na talagang kailangan na maghiwalay? Kung sa tingin mo na malaki na talagang impact at effect nito sa inyong pagkatao at sa iyong mga anak, so it's better off no than itutuloy mo pa yung relasyon mo dun sa lalaking yon. So it seems like parang tinotolerate mo na lang yung lahat ng pang-aabuso. So pag alam mo na nandoon ka na talaga sa moment we're in, mapapahamak na hindi lang yung sarili mo, who will be the next victim? Of course, the children, yung anak. So isaalang-alang mo yung magiging future ng sarili mo at saka yung mga anak mo. So, sa ganitong
sa ganitong sitwasyon, mm-hmm. kailangan mo na mag-take ng action. Doon pa lang sa pag nagsisimula pa lang yung mga gaslighting, mm-hmm. nagsisimula pa lang sa mga verbal abuse, mm-hmm. doon pa lang you have to stop it. Don't tolerate any abuse. Oo, sabi nga ni Donna kanina, mabuhatan ka lang ng kamay, minsan, dapat tama na. Huwag mo lang papayagan pa. So that moment, take an action. Sabihin mo na hindi tama yung ginagawa mo. Stop it. Hindi ko to nagugustuhan. So whatever would happen, at next na gagawin mo pa yan, marami na akong pwedeng gawin. Let's start from there. Sige. Ngayon, ano itong mga pwedeng gawin? What do you do kapag nandyan ka na sa sitwasyon na alam mo nang kailangan ka na talaga mag-act? So, pag nandun ka na sa sitwasyon na yon, take a plan. No? Kailangan meron ka talagang a proper planning of anong gagawin mo. So, take some yung mga knowledge about paano ka lalabas sa ganitong sitwasyon. Mm-hmm. So, may mga professional tayo na pwedeng makatulong sa'yo, mm-hmm. pwedeng yung mga counselors, therapists. Sa barangay natin ay mayroon tayo mga VAUCI desk na pwede rin makatulong sa inyo. But then, sa mga katulad ng mga ibang tao na hindi nila talaga kaya kasi sa takot, mm-hmm. so, pwede naman kayo sumang-ayo or sumangguni sa mga kaibigan, kamag-anak na may kinalaman or may alam sa ganitong pangyayari kasi sila din ay pwede sila mag-file ng complaint. Mm-hmm. Kung sino yung may personal knowledge mm-hmm. about sa nangyayari sa inyo, ay pwedeng makatulong yon. Mm-hmm. So, wag nating panaigin yung pagiging matakot natin sa sarili mm-hmm. at kung ano may yung fear natin sa mga consequences na mangyayari. Mm-hmm. Kasi there's always that thing na tutulungan pa din tayo. If you have your faith in God, meron naman. Then marami po yan na pwedeng opportunities na makakatulong. Pero maganda yung sinabi mo, Doc, na talagang mm-hmm. meron kasing mga babae na talagang may takot. Siyempre, saan sila naman ang gagaling yung takot nyo? Iisipin nyo, paano ko hiwalayan ko yung asawa ko? Sino nang magsusustento sa amin? Mahal ko naman siya. Baka naman mag-iba na siya. Baka magbago pa. Na siya. At ayokong maging mag-isa. Maraming iniisip yung mga taong nandyan sa sitwasyon na ganyan. Maganda yung sinabi mo na meron din kinalaman yung mga nakapaligid. Mm-hmm. So kung ako halimbawa, kapitbahay ko, nakikita ko, makikita nyo naman yan eh, pwede kayong magmasid. Yes, pagmamasdan ninyo yung inyong mga kakilala kung mm-hmm. mention nag-iiba. May mga pag-iiba sa pagkikilos, like yung social isolation mm-hmm. na kung dati ay lagi naman siyang energetic, uh-huh. lagi naman pupunta sa inyo, nangangamusta. But then nakita mo, this one time parang hindi na siya ganun, no? Kung ano yung dati niyang laging energetic siya, tapos ngayon parang lagi na lang siya nasa bahay. Mm-hmm. Kamustahin po natin yung mga kaibigan natin ganun. Mm-hmm. And even sa mga social medias, ito yung mga madalas nagpo-post ng mga negativity, mga nagpo-post din sila ng mga about payo, pero kung titingnan mo, it's not for the other people, it's for them. Ayun. No? Pag napapansin niyo po na parang yun na nga, meron ng iba, kahit hindi nyo nakikita yung karahasan, yes. yung violence, pwede nyo ngang gawan ng ano, pwede kayo ang mag-step forward. At encourage them to come out. Kasi syempre may takot yes. talaga, naiintindihan natin na nakakatakot at meron ding, yun na nga, yung desire to keep the family together. Yes. Nandyan. Nabanggit mo kanina, Doktora, yung gaslighting. Yeah. Ito kasi nauusin ngayon, pinag-uusapan niya ng mga bata, nalagyan na ng label yung ginagawa ko minsan ng mga ibang tao na i-insist nila na kasalanan mo isang bagay kahit hindi or paniniwalaan ka ng bagay na hindi naman totoo pero sa galing nila dahil convincing sila biglang na parang naniniwala ka na lang na, yes, kagaya nung sinabi ni Donna kanina, sabi nung asawa niya kasalanan mo naman na binastos ka nung iba, di ba? Tapos hinubaran pa daw siya at pinugbog, ginawang kasalanan niya. Yan yung sinasabi natin, yung gaslighting. Yan yung nangyayari ngayon talaga sa mundo natin. Pag talagang yun ay tinanggap na lang natin sa sarili natin, it will be a normalized kind of abuse na natotolerate niya naman, tinatanggap niya naman. The moment na nakatanggap kayo ng gaslighting na yun, you have to be aware of that. Sabihin mo dun sa isang tao na yun, no, what you are telling me is not right. Hindi tama yung ginagawa mo. So you have to believe in yourself. Self-worth. Kailangan mo lagi i-uplift yung value mo para hindi ka maniniwala sa mga sinasabi sa'yo against you. Yun din. So, importante para sa ating mga nakapaligid, sa mga taong na may problema. Paalala natin sa kanila, it is not their fault. Yung yes. po ang mapapayo ko sana. Kung ako naman ay mag-iiwan ng payo, tandaan natin, kapag kayo ay nabuhatan ng kamay,
hindi ninyo kasalanan. Ito po ay krimen na hindi dapat nangyayari. Kahit na nag-away pa kayo, mm-hmm. kahit na merong kayong hindi pinagkaintindihan, may kinalaman ka doon, hindi pwedeng masaktan kayo. Yes. Diba? Opo, sige. Sa ating bilang apangwakas, invite them po sa inyong kung saan kayo pwede makontakt yes. at ang inyong libro. So, para po sa kaalaman ng nakararami, mas maganda po na magkaroon tayo ng knowledge about this on how are you going to preserve our marriage or ito na ba yung time na para kailangan mo na talagang isave yung sarili mo at makipaghiwalay ka na lang. So it's better you have to balance yung i-balance your mind o ano yung kailangan mo. So here we have this book, Tamang Guide sa Pakikipaghiwalay o Pag-preserve ng Marriage. This Papa Angelo, my husband is there. Hello Papa Angelo, Papa Angelo. Maraming salamat sa iyo at maraming salamat yes. din sa ating DSWD accredited marriage counselor na si Dr. Maitel De Paula. Sa lahat po ng ito, ang ating payong kapatid ngayong araw, kagaya ng sinabi ko, kapag kayo po ay binuhatan ng kamay, hindi po kayo po ay biktima. Hindi niyo po kasalanan ito at gawin niyo po ang kailangan niyong gawin para maalala ninyo na you are worth it, that you are worthy of respect yes. and there is help out there. Humingi lang po ng tulong dahil marami naman po nakapaligid sa inyo na makakatulong din. Maraming salamat. Thank you very much, Dr. Maitel. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.